Sup guys, Arnold Velasco here for Airsoft Vlogs and welcome back again no sa channel ko. So for today's video no, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung magre-review ba tayo ng gun or magre-review na lang tayo ng gun bag. So dahil ang last vlog natin is about sa video no. So ito na lang gawin natin, gun bag na lang tayo. Okay? Let's go. So yun na nga guys, no? So quickie review tayo ng aking gun bag. May dalawa tayong gun bag dito, makikita nyo. Yung isa nakalabas na yung mga nozzle, no? So reviewin muna natin tong isang gun bag bago tayo dito sa kabilang gun bag na malaki. Okay, simulan muna natin sa mga outer part or outer pouch nitong gun bag kong first. So dito sa left side, nandito ang ating Beretta M92. Pwede rin siyang 2 mags dito. Kasi isa lang mag ko. So, yan. Diyan siya nakalagay. Perfect fit. And, dito tayo sa middle. Meron tayo ditong AK mag. No? AK mag natin. Diba? At meron tayong M4 mag na short type. Okay. So, okay, wala na. So, dahil tinanggal ko na yung mag ko ng M4 sa vest ko na lahat. Then, isa na sa gun. Sa pangatlong pouch natin, no, nandito ang aking mga battery. Meron tayo dito ang Li Poly Charger. Dalawa yan. Ayan, ito yung isa. Alright, so ang tatak nito is a TU. Okay, meron pa. Meron din tayo dito ng ito yung aking 0.20 grams na BB bullets. Okay. Then the rest, ito, meron tayo dito ng Li Poly Charger. Okay. Okay, wala na. So proceed na tayo dito sa climax ng ating gun bag. Unzip. Yeah. Okay. So, ayan ang ating first itong ating first compartment ng ating gun bag. So, meron tayo dito ng AK-47 Saima. No? So, hindi ko pa siya nare-review. So, talang tayo dito sa may second compartment ng ating gun bag. Okay, so, ayan. Dito ang aking M4A1. Ayan. So, ito kasing gun bag na to is for short model lang ata or mga submachine gun at time day kasha. Pero kung wala tong mga suppressor, kung wala tong suppressor ng M4, pwede siya swap. Sa AK lang ang problema natin na dahil talagang mahaba siya. So both guns gamit ko to dati nung nag-game ako around mga 2010 nga, no. So ang pinaka primary gun ko talaga is itong M4A1 na natin. So, di ko pa siya nare-review, no? So, abangan nyo lang guys yung video upload natin. Itong ating Saima, AK-47 din. So, yun. So, proceed tayo sa next bag natin, no? Okay. So, nandito tayo sa ating second gun bag, no? So, sa first pouch, umpisa natin sa left side, no? Wala siyang laman. Yeah. Hindi ko pa siya nalalagyan ng laman na. So, second pouch natin. Dito ang ating M4A1 mag para sa ating DMR HK416. Meron din tayong BB loader dito para sa ating VSR10. So, sa third pouch, wala rin siya nakalagay, no? So, as usual, proceed na tayo sa main event ng ating airsoft
gun review or gun bag pala muna. Okay. So dalawahan din to guys, no, kung mapapansin nyo, yan. Naka cover siya nitong foam. So dito nakalagay ang aking mga long type, long barrel na barrel tulad nitong aking HK416 na converted sa DMR rifle. Ayan. At syempre nandito ang ating VSR10. Ayan. So pag game day siguro pagpapaliting baon ko yung M4, papalit ko dito or alternate sila nitong dalawa tong DMR. So depende rin siya sa game, ah. So right, so yan ang ating gun bag review. Quick review lang tayo guys, no. Sa susunod na tayo mag gun review, no. So sa mga makakapanood, comment niyo lang kung anong gusto niyo i-review kong sunod na gun, no. Right. Thanks for watching guys. So ayun na nga guys, no, napakita ko sa inyo ang aking gun bag review, yung aking dalawang bag tsaka mga laman nun. So pakita ko rin sa inyo yung mga dating kong airsoft na nabitawan ko na tsaka mga talagang retired na decommissioned. So alam niyo na ibig sabihin, pag decommissioned pwedeng sira na or wala na talaga. So ayan. So thanks for watching guys, no. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and abangan niyo lang palagi ang aking mga video vlog sa mga mahilig mag-airsoft diyan. Okay? Salute.